Alright mga katays, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Para naman tayo ng isang bagong video. Ito po ay isang tungkol sa isang pag-install natin ng application ng GKTCO. Application para tayo makapag-add ng employee galing sa ating computer unit or laptop. Ito guys, itong kanyang CD, driver installer ng ating biometric na kahit anong biometric guys, pwede siyang ma-access sa pamagitan nitong ating software na i-install ng ating computer unit. Ito guys, sinasaksak na natin sa ating CD-ROM. At makikita ninyo guys, kailangan tayong mag-install dito para tayo po ay magkaroon ng access sa kabilang dako ng ating mga biometric unit sa ating station ng ating computer. Doon lang tayo mag-edit ng employee, no? Employee name at saka yung number. So ito po ay meron tayong mga biometric na hindi natin ma-edit yung mga pangalan at ano pang ating ilalagay sa details ng ating mga sa mga employee. At ito guys, i-click na lang natin itong installation process. Madali lang po ito guys. Kapag mayroon kayong ganitong application or software, mayroong nakabili kayo ng biometric, mayroong pre na driver or installer na ganitong application. So guys, installation and progress pa siya. One process pa ang ating installation. Hintayin lang natin matapos. So, hindi lang natin i-restart. Ganito lang po guys. So, para tayo po ay magkaroon ng access ng ating biometric unit sa kung saan man siya nakalagay. Malayo sa malayo na lugar na di na connected din po sa ating mga local internet network, no? At ito na po guys, okay lang natin, wala pa itong password. Click lang natin ito. Okay, yung makikita nyo mag-proceed siya. Ito guys, ito na po ang kanyang nilalabasan, no? Yung po. Dito guys, mag-add tayo ng IP address dito sa my devices, no? At na-add ko na ito. So, ang gawin natin is, kung nakita nyo yung green na color button, yan po ay connect, no? Kapag mayroon na tayong IP address, connect na lang natin sa biometric, no? Na naka-assign ang IP address ng biometric. So, tapos nating mag-connect guys, mayroon namang indication, the right side, connecting na siya. So, ganyan lang po. So, hanggang na po ang ating ginawang video. Napaka-simple lang po guys, at hanapin naman natin sa left side yung employees, no? Employee. At dito guys, makikita nyo, wala pa siyang naka-sulat, no? Wala pang naka ano na mga employee. So, dito guys, depende na sa inyo kung anong number ang input ninyo. At sa detail naman po, pwede naman pong
hindi lahat mapilapan. Ang importante yung pangalan at ano pa, no? Pwede rin tayo maglagay ng image, no? Sa middle part na makita nyo dito. Kung meron na tayong nasave na mga images ng mga empleyado ng ating mga employee or mga kasamahan, yan, i-browse lang natin kung saan nakalagay. So dito guys, wala na tayong ibang nagalawin pa kapag na input na natin ng correct ang ating mga detalye ng bawat employee or isang empleyado. So proceed lang natin, no? Ito lang po guys ang pag-add ng ating mga employee number at detail pangalan na makikita nyo pag mag-punch in or mag-punch out. Doon nyo makikita sa unit na pinag-transferan mo, biometric unit na pinag-uploadan mo ng employee, no? So itapos nito guys, nakatest ay masave na natin. Punta naman tayo sa upload. Yan, upload yung fingerprints na detail, no? Ito po. Yan. Click natin ang company. Then, click din natin ang invert all. So, pwede natin i-select all. Pero sa akin, select ko lang ang na-update ko na employee. Yan lang po. Yan, pagkatapos, yan, i-ano natin? Upload. Makikita nyo merong naka ano na upload. Click lang natin yan. Yan, pag tapos yan, nagpunta na yan sa ating biometric. Ang dito lang, thank you for watching.